Hello mga ka-eats, ito na yung lahat ng kinain ko sa Thailand, day 3. Let's go! Nagsimula yung araw ko sa aking hotel sa Uniman, Chiang Mai. Nag-breakfast buffet ako at yun, panalo yung kanilang croffle na muntik akong makarami sa sobrang sarap, lalo na may strawberry jam. Tapos yung fried rice nila, perfect na perfect sa mga ulam na kasama sa buffet. Yung pansit naman or yung local noodles nila, ang sarap din nung pagkakanibla, medyo manamis na miss. At yung kanilang local sausage, ang snappy at ang herby nung lasa. Panalong panalo. At ito naman yung parang donut na paborito ko. Ang sarap niyan. Tapos merong Thai tea na custard. Panalong panalo yan mga kids. Parang bicho-bicho natin yan. Tapos syempre, watermelon juice para sa ating chan. Panalong panalo rin yan kasi fresh na fresh at talagang purong-puro. Ito naman yung van namin na napakaganda. Talagang para siyang party van. Yan o, ganda. May pailaw pang ganyan. At hinatid kami sa Khao Tom Patom para mag-congee. So, iba't ibang klaseng congee. Ang laki ng menu. Pag di nyo pa nakita, hindi ko na alam mga kids. Tapos yan na yung mga pinag-order namin. Yung pinakalugaw itself, wala siyang masyadong lasa talaga. Pero yung magpapabuhay sa kanya, yung mga iba't ibang klaseng toppings. Tulad itong Chinese sausage na talaga namang nagustuhan ko kasi medyo manamis na miss. May konting alat. Tapos talagang ang sarap ng lasa. Huwag kalilimutan lagyan ng kalan chili vinegar para mas lumasa pa lalo yung kanyang congee. Tapos ito yung parang laman loob na masarap din. Ang ganda ng pagkakaluto. Walang halong pait. Yung tofu na lumilipad pa. Kita nyo yan. Ayan, nahulog pa tuloy. Masarap din yan. Tapos lalo lang may cilantro o wansoy. Yung kanilang ampalaya, masarap siya. Hindi siya masyadong mapait. Perfect yung pagkakaluto. After nyan, nagkape kami dito sa OBBB Cafe and Laundry. Pwede kayong maglaba at magkape. At the same time, nag-order ako ng iced mocha na masarap. Mga ka-eats, talagang yung mga kape na natikman ko dito sa Thailand, ang sasarap kaya gagawa pa ako ng separate video for that. Kung kamuang naman para dito sa ating cooking class. So tinuruan nila yung mga chefs ng mango tree ng iba't ibang klaseng technique na ginagamit nila sa Chiang Mai at sa Northern Thailand. Kumain ako ng red ants. Lasang ants. Masarap naman siya. Tapos ito yung mga pinagkakain namin. Merong larb. Tapos ang sarap ng shallot. Tapos yung malagkit na kanin na nilagay ko lahat sa plato ko, mali pala yun. Dapat pala inuunti-unti para hindi tumigas. Tapos ito yung ant omelette na masarap naman. Para siyang in-steam at grinnell sa grill. Tapos ito naman yung kanilang sausage na ginawa namin kanina. Ang sarap. Sobrang herby. Lasang-lasa mo yung lemongrass at yung mga iba pang spices na ginamit. Ito naman yung kanilang parang adobong dilaw. Na in fairness, manamis na miss, sobrang lambot ng pork at bagay talaga sa panlasa nating mga Pinoy. Shoutout sa mga nakasama kong chefs ng Mango Tree, ang gagaling nila at talagang nakikinig sila sa mga instructor na pinuntahan namin mga ka-eats. Tapos yan, nagpahinga muna ako sa hotel sandali at ito na, nagpunta kami sa Juan Suntory para mag-dinner. Medyo chill siya, katabi ng ilog. At ang saya kasi may pabanda pa. Tapos mga pika-pika at ibang klaseng mga Thai at hindi Thai na mga dishes. Tapos yan yung namprek na mayroong parang tomato base. Ang sarap dun sa kanilang chicharon at sausage. Sinausaw ko na talaga dun. Panalong-panalo yung lasa. Medyo mas light yung timpla dito pero mas nagustuhan ko. Ito naman yung green na namprek nila. Tapos yung chicharon, perfect din. At ito yung adobong dilaw na version nila. Ang sarap din talaga sa kanin mga ka-eats. Hindi lang ako busog na mag-o-order pa ako ng kanin. Tapos ito yung parang western style na to, parang steak or parang salpikaw na siya na may iba't ibang klaseng gulay na masarap din talaga. Tapos itong soup na to medyo familiar, para siyang sinabawan na daing kung nagluluto kayo nun. Masarap, tapos medyo maalat lang talaga. Kita niyo yung itsura ko. Tapos ito parang fried tilapia na may salad. Ang sarap, parang atsara. Crispy yung tilapia, tapos talagang ang sarap ng laman. Ito parang sausage na hubad. Medyo maasim ng konti, pero okay naman. Tapos after nyan, nag-dessert ako sa Melt Me Fresh Gelato para mag-gelato ng Thai iced tea flavor. Naku, ang sarap. Hindi man ako nakainom ng Thai iced tea. Nakailang kain ako ng mga Thai iced tea style dishes. Tapos nag-makdo ako, naaabangan ninyo sa susunod na video mga ka-eats. Maraming salamat sa panonood. Sana enjoy ninyo yung day 3 ng lahat ng kinain ko sa Thailand.